Dapat pag nagpapasalamat kayo sa Diyos, mas maganda pa, nagpapasalamat ako kay God, at least you acknowledge who He is. Pag nagpapasalamat ako sa itaas, anong kisabi, baka buting iba ka rin dyan. Don't say that. Huwag yung sa itaas. Our God has a name. Papasalamat ako kay Jesus. Amen. Diba? Kaya ako napakalaga ko talaga ng pag-aaral. At wala akong ibang makakatulong kundi tayo din. Akala natin simple lang itong ginagawa natin. Ako sa kakasama ko sa kuya ko, sa Bible school niya, sa atay ko, I keep on learning. Kaya, nagtsaga ako, 1 hour, mag-ausap kami nung ating kapatid, at sinabi ko sa kanya na ganito, nakatulad mo, ikaw ay isang ama. Para sa iyong anak, ikaw ay tatay. Para sa iyong misis, asawa ka. Pero dyan sa trabaho mo, ikaw ay supervisor. So, hindi ko siya pwedeng tawagin function. Merong magandang paliwanag, distinction. So, pag ako'y nasa opisina, empleyado ako. Tungkulin ko na magtrabaho at magsabit ako sa boss. Pero pagkaharap ko ang misis ko, misis na ako. Kahit sabihin, ako ay merong 1,000 followers sa Facebook, pagka tinawag ka ng misis mo na halika dito, magiging asawa para sa kanya. At pag tinawag ka ng anak mo na daddy, ako ay paliguan mo. You do that as a father. So kung makikita natin, iisa lang si Kenneth, pero pag Sunday, pastor siya, hindi ko dala ang pagiging tatay dito pag pastor. Kaya, pag Sunday, I have to do my part, preach the gospel intensely. Hindi po pwede na, pag nagpipreach ako, sasabihin sa akin ni Cathy, Kenneth, yung sinapay natin, kunin mo ha, hindi pwede, kasi sa Sunday, pastor ang aking ginagawa. Kaya, si Jesus is the exact image. Kaya nga, sabi ni Jesus kay Philip, if you see me, you have seen the Father, because I and the Father is one. So, yung sinasabi na, ako at ang aking ama ay iisa, the reflection. Kaya, kung ano ko dyan pag Sunday as a pastor, yun din ako sa aming tahanan, sa pagiging ama. Ahawaw ninyo. Kaya, maaaring isipin ninyo, napakahirap naman itong maanok at maanok. Kung ang iyong pagkakatuto at nais malaman ay para sa iyong pangsariling kapakanan, malilito ka. Pero pag para sa iyong espiritual na paglago at puso mo ang iyong paggaganahin, yung mga bagay na komplikado, hindi mo na masyadong pakukomplikaduhin ang iisipin mo, as long as nabubuhay ako para kay Kristo, pag-ibig, pagmamahal sa kapwa, sigurado, ikaw ay laging tama. Pagka yung mga maraming katanungan, ilan ba ang pillars ng templo ng Diyos? Mga kapatid, pwede natin pag-aralan yan. Ilan ba ang naging propeta? Ilan ang minor prophets? Pwede natin pag-aralan yan. But I tell you, magpapastor ka ba? I tell you, ikaw ba ay magtatayo ng simbahan? I mean, those complicated things, the 7 dispensation of grace, it's good. Kung ikaw ay talagang magmimisyon at talagang gagamitin mo ito sa Bible school or whatever. Pero kung ang iyong share ng gospel ay magtatago, security guard, at kapitbahay mo, hindi nila lumus maintindihan kung ilan ang naging hari ng Israel at ano ang sukat ng templo ng Diyos. Kaya, sinasabi ko doon sa kausap ko kanina, isakto natin kung ano ba talaga yung gusto nating matutunan. Kapag ka gusto mong in-depth studies, wala problema doon. We can deal with that. Pwede tayong magtanungan at mag-aral. Pero ang tanong, anong pakinabang ito sa iyong spiritualidad? Katulad ng ginagawa nila, Eli Soriano, dating daan, it just create conflict. Ang mangyayari, lagi naman tama yun. Si Eli Soriano din naman yung laging tama eh. Hindi mo naman siya pwedeng kontrahin dahil nasa TV. Makakapalag ka ba to? Teka. Submit. Wala naman ang ikapo sa bagong tipan.
Totoo nga, wala ka po. Pero ang requirement is to give more what you could have. Cheerful giver. So dahil cheerful ka, 20 pesos na lang maibibigay mo, hindi. You give cheerfully, you go beyond what you are called to give. Kumbaga, kung sa 1,110%, eh dapat, siguraduhin mo, dahil cheerful giver ka, eh 120 ang ibibigay mo. Hindi mo po pwedeng bawasan yung standard. Dahil kagalakan mo nga eh, you are committed to what God is commanding us to do. Kaya give and it will be given back to you. With good measure, press down, shake it together. So if you want blessing, reciprocal. Pagbaliktad nun, kung ano yung sukat mo, yun din ang panupat na ibibigay sa ating ating Panginoon. Kaya sabi ko doon sa kapatid, okay, Nepasa, meron pa pala akong tanong. Bakit ang sinabi ni Pedro na ang bautismo daw ay sa pangalan ni Jesus lang? Well, we should understand the different setting. Si Pedro tinawag para sa mga Hudyo. Ang requirement ni Pedro, kailangan tuliin. Kaya nga, in the dispensation of grace, in the fullness of time, here comes Apostle Paul, who was a murderer, who was a reliable source knowing the Pentateuch, the five laws of Moses. Alam niyo ba yung five books of Moses? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yan yung unang aklat ng mga Israelita. At ang sabi ni Pablo, among the Hebrew of Hebrews, I obeyed them all at 8 days of my birth. Tinuli na ako. At ang teacher ko, aba, Atenista, Tagalasal, si Gamaliel, who is one of the greatest teacher of the law, a Pharisee. Istrikto ang mga Pariseo. Ang mga Pariseo, talagang hindi pwedeng madumihan na pagka pinagchap sa baboy ang iyong kutsilyo, hindi na rin pwede nilang gamitin ito. Talagang very strict. Pero si Pedro, hindi niya ito matangkilik. Dahil ang kanyang paniniwala, ang Hudyo at ang Hintil ay hindi pwede magsama. Kaya there was a vision ng si Pedro ay natutulog, napuntahan mo si Cornelius. At pakakainig ka niya ng mga ganitong mga bagay. Sabi niya, di ba madumi po yan? Sabi ng Diyos sa kanya, what I have made clean is already clean. Because God is no respecter of person. Masarap po ang Biblia. Masarap mag-aral ng Biblia. Pero yung put it into context, na pag nag-aaral ka, huwag kang padadala sa pagkalito. Tandaan mo, nabubuhay tayo sa grasya ng Panginoon. Eh kung pahiraman lang pala, pamemoryahan ng mga batas, o sige, sino makakamemorya ng Ten Commandments? Actually ako, hindi ko kabisado ng Ten Commandments. Alam ko, pero alam ko, balikan kung nasa itong talata sa Book of Exodus. Pero, para lagi nyo ng iyong gauge para malaman na ikaw talaga ay tunay na Kristiyano, hindi mo yun ang sukatan. Ang sukatan mo ay ang spirit at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, yung Matthew chapter 28, when Jesus commanded us, go and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, mas may emphasis yun kasi ang nag-utos nun, si Jesus. Si Pedro na rin ang nagsabi na ang pagbabautismo, hindi naman ito nakapaglinis ng kasalanan eh. Ito'y iyong pagpapahayag ng iyong total declaration that I am a child of God. Only the blood of Jesus can wash away your sins. Yung water baptism, it is a public declaration. Whether you baptize him in Jesus' name or in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, walang problema. Basta ang malaga, si Jesus ang ating personal na Panginoon at tagapaglinis. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa Galatians chapter 2, verse 18, ang sabi ni Pablo, for if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor. Ito yung pinag-usapan natin. Meaning, yung mga bagay na inalis na ng Diyos at sinira, don't build it. I do not believe, sabi dito, I do not believe that
this gentleman followed a prophet, it is indeed possible that he actually followed a demon and a false prophet. God will one day reveal whether this pastor followed a demon or a false prophet or the Holy Spirit, because the Bible teaches us to beware of false prophet and false prophecies. False prophets and false prophecies are the way to perish. Kaya nga sabi sa Bible, tama yung sinabi, Sister Lucille, test every spirit. Sa 1 John chapter 1, chapter 2, sabi doon, alam nyo naman kung ano yung galing kay Kristo eh. Alam nyo naman, nadadaman nyo naman pag ito'y galing sa Diyos. Pero kung ito'y magbibigay ng katanungan, kaguluan, division, pag-aaway, pag wala na kayong kapayapaan, di ba, so, patunayan mo nga sa akin, may putang Panginoon. Sige nga, Pastor, kailan? Meron ba? Ano man talata yan, Pastor? Na talaga kamukha nga talaga natin ng Panginoong Jesus. If merong dissension na, heavy argument, tandaan po ninyo, hindi ito nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya, sabi ni Pablo sa Galatians chapter 2, kung itatayo ulit ang sinira at winasak ng ating Panginoon, remember, inaawin natin, di ba? You tore the veil, you made a way. Kasi yung templo ng Old Covenant, may tolda. Di ba nagpanaw niyo sa Passion of Christ? Yung mga high priest, nagulat sila. Dahil it was torn in two parts. At hindi nila mapaniwalaan na gigibayin ang templo and in 3 days, he will restore it. They're thinking na yung temple na sinasabi nito ni Jesus is a physical temple. Yun pala, yung puso natin. Kaya di ba sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16, we are the temple of God. The Holy Spirit dwells in us. Kaya, ang church is a place of gathering. Yes, we consider it as temple of God. Pero, ang pinaka-temple ng Diyos ay ang ating buhay. Kaya nga sabi sa Book of Revelation, He will come and knock at your door. Kakatok siya sa puso natin. At kung siya'y papapasukin natin, siya'y uupot, makikikain pa. Tingnan ninyo yung talinghagang yun. Imagine ninyo, pwede naman si Jesus tumira na lang sa Mars or sa Milky Way. Pero sa laki ng universe, pinili niya na manahan sa atin. Sapagkat ang taong katulad lamang natin, ang pwedeng maging gamit at ihimplo at larawan ng Panginoon na sa, ang Diyos na hindi nakikita ay pwedeng ipahayag ng mga babae kalaking katulad po natin. Kaya, tayo ho ay naririto hindi para magtayo ng atin ng imperi. I once quote this sa aking pangangaral, we are not here to build an empire, but we are here to be an empire. Pag imperyo, sino palakas tayo? Marami tayo ng membro para tayo ngayon ang magkukontrol sa mayor ng Binyan. That is a false concept of growing a church. Pag imperyo, it's always personal gain, showing of your controlling share and manipulation. Yun yung problema sa nasa authority. Pag ikaw ay naging matanyag at matagumpay, nangyayari, you manipulate people, you control them, yun ang ikapapahamak mo. Pero pag sinabing umpire, it's another word for referee. So tayo as a church, we should correct one another. Diba? Brad, tingnan ninyo. Bigyan ko kayo ng mga example. Kapag hindi kayo nadala ng mga gawain, ng mga prayer meetings, and you just show up for Sunday, nakakalungkot, ano? Pero, hungkag. Pakinggan mo silang manalangin, mababaw. Diba? Kasi, they just take this lightly na, may assignment kasi yun, mga bata. At kailangan gawin natin ito. And sometimes, we are all guilty of that. Pero napakahalaga na ang bawat isa sa atin, we should be involved in every opportunity, every Wednesday, to
kung kayong mag-asawa, katulad ko, kami ni Kati, talagang napakahirap. Sila Harry, alam ko din yung hirap nilang dinadanas. Sabi nga ni Kati kay Jen, Jen, nangangalumot na ka na. Pag halimbawa nag-meeting ko tayo dito, nakakatulog na si Jen doon, kahit pasa-pasa si JH. The struggle is real. Pero what I'm telling is, if some of you ay matatanda na naman ang mga anak, binatang dalaga na. Diba? Yes, Brother Bernard. Wala nang ibang negosyo kundi ang gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi nga ni Kati, binibiro daw ako ng mga workers last Sunday. O yan, si Pastor, nawala na. Natatalo na sila. Nag-pray na doon sa kanyang kwarto. Eh, hindi nila, inaantok talaga ako kasi pagka middle of the day, lalo na. Hindi na kasi ako pumitira, bumalik na ako doon sa opisina. Eh, wala na sila kami. Nagpunta daw sila ng pavilion. May biniling project sa National Bookstore. Sabi, pero ano mga workers? O yan na, nagod na tayo, nag-pray na si Pastor. Matatalo na tayo yan. Nanalo ba? Hindi naman ako nag-pray. Talaga kayo just strength. Alam niyo naman, pag ako nag-preach, I just give up my best and the strength and the voice and the eagerness. Talagang exert lahat. Kaya nga, kapag natapos ng preaching, bago ko tayo kumain, pagka wala namang tapos na ang photo opportunity, inihahaba ko yung aking paa. Kaya ako, I always take the nerve. Oh, salamat kay Brother King. Dahil sinagana, matapos yung opisina, at least meron pang privacy man lang ba? Sabi ko nga kay Gati, kaya kung wala akong opisina, siguro pakalat-kalat ako dito. Hindi ako lang makapagbihis. Sub-sub ka na lang sub-sub. At ikaw, yan, na kayo. Pero I thank the Lord for that wonderful blessing. Kaya pagka binago na ng Diyos, huwag na natin ibalik. Pag inalis ng Diyos, may purpose ang ating Panginoon. Kaya let us be always beware. Wolves in sheep's clothing. Number three. The spirit of greed. Allah. The spirit of greed operates in those who live in rebellion. Ano ba? Tagalog na greed. Nagiging sakit. The spirit of greed operates in those who live in rebellion. Again, yung subject natin, mga rebelde. Ano ba naman yan? Sa 1 Peter chapter 5, verse 2. Saan mga rebelde kadalasan maingay? Oo nga, ano? Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but by willingly, not for a filthy lucre, but of a ready mind. Feed the flock of God which is among you, and taking the oversight, meaning you watch over the flock. Kaya nga, napakalaga, we monitor each other. Tungkulin ng inyong pastor, nabantayan din ang inyong mga pinakikinggan. You guard the back door. Kailangan, we always lock in. Kailangan magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala kayo sa akin, at magtiwala din ako sa inyo. Because the lack of trust, you know ang nagiging bitya ng hindi pag-aunawaan. When there is miscommunication, misunderstanding, what's the use of continuing our relationship kung hindi naman tayo nagtitiwala sa isa't isa at hindi tayo nag-uusap at hindi ninyo ako pinahalagaan at hindi ko rin kayo pinahalagaan? Anong use na nagsasama-sama pa tayo? Di po ba? Uwian na. Kung kayo mabubor lamang sa akin at hindi nyo ma-appreciate ang mga ginagawa nating mga pagbabago, uwian na. Di ba? Iniisip nyo lang ha? It's a waste of time, meeting na naman after the service, paulit-ulit naman. Kaya siguro, nauulit yung ating pinag-uusapan, hindi nagkakaroon ng pagbabago. Kaya, yun na naman, oras ng practice ng worship team, oras na naman ng meeting, commitment na naman. Minsan,
It's like a sound clanging cymbals na maingay. Pero bakit kaya ito laging nag-iingay? Kasi we are not dealing with it seriously. Kaya kapag hindi nababantayan ng mainam at maigi ang mga tupa, ang nangyayari ay tayo ay tumudungo sa labas, and that is the time we compare. We compare with the kind of their programs and their leadership. Wala kasi tayo noon, ganun. Alam niyo, ito ang aking natutunan for the 12 years na pagpapasugo sa biyaya ng Diyos. Not every church are created equal. Anong ibig kong sabihin? Ang Enchanted Kingdom, hindi ka parehas ng Star City. Pero parehas silang amusement center. Pero ang Star City, hindi katulad ng Disneyland. Napakalayo ng Star City sa Disneyland. Bagamat di pa ako nakakapunta doon sa Disneyland. Pero mas maganda tiyak ang Disneyland ng Hong Kong. Disneyland ng Japan. Maganda, pinupuntahan talaga. Nakikita ko naman sa picture, maraming amenity. Sa California, sa Orlando, na yun yung pinakamalaki. Na which is na puntahan ng aking kapatid. Na tatlong araw sila doon. Napakaganda talaga. Pero, kung titingnan natin categorically, they are an amusement park. Tayo, categorically, we are called church. Kaya, pag tinanong, Christian ka ba? Don't just say, I am a Christian. Say, you are a born-again Christian. Catholics are Christians. Iglesia ni Cristo are Christian. Dating dahil Christian din sila. They believe in the Bible. Ay, matindi lalo si Kibuloy. Nasa kanila ng anak na Diyos, they will say na, higit pa kami sa pagiging Kristiyano. Appointed sa nasa kanila na. Hindi po ba? Pero when you say that you are a born-again Christian, meaning there is an internal change, there is a great exchange of your old heart, nagkaroon ng transplant na ang puso mo ay puso na ng ating Panginoon, puso dalisay. Di ba nung sabi, na nagtanong kay Jesus sa John chapter 3, paano ba magiging born again? Eh matanda ba, papasok ulit sa puwerta o sa sinapupunan ng nanay? Sabi ni Jesus, hindi. Paano daw magiging born again? Sa pagsampalataya, maniwala ka. At ikaw ay makakaranas ng kapanganakan muli. So born again is an experience of an ultimate change of our old age. Tuloy po tayo. Apostle Peter knew very well that many ministers would feed the flock of God for the sake of money. And he said it plainly, feed the flock of God and not for filthy lucre. So ibig sabihin ang sabi ni Pedro, pag ikaw ay nag-aalaga o nagpapastol ng tupa, don't just look for it as a paycheck. Don't look for it na dahil mayaman yung disciple mo, you will gain from them. No. And he said plainly, feed the flock. Pakainin mo ang tupa ng salita ng Diyos. Sapagkat pagmalimit, ito nga akong gano'n eh. Bakit kaya mayroong mga pastor na mahihira? Tanong ko lang ko sa inyo. Dahil marahil siguro, hindi sila napapakain ng tama ng kanilang pastor. Ito dagdag lang. Sa Proverbs, yung last part, sa Proverbs chapter, wait lang po, yan, 27, Proverbs 27, verse 23. Ito ha, makinig po kayo. Kawikaan 27, talata 23. Ang sabi ko ay ganito, know well the condition of your flocks and give attention to your herds. For riches do not last forever, and thus a crown endure to all generations. When the grass is gone
and the new growth appears, and the vegetation of the mountains is gathered. The lambs will provide you clothing. Sino daw ho ang magbibigay ng damit sa iyo? Yung inalagaan mo. And the goats, the price of a field. There will be enough goat's milk for your food and for the food of your household and maintenance for your girls. Ibig sabihin, maintenance sa mga katulong, sa mga kasambahay. Kaya if you will not take full concentration, ano ho bang nauuna? Trabaho muna o sweldo? Trabaho muna, di ba? Gagawa ka muna bago ka susweldohan. And you will be benefited according to the capacity na mamuno ka. Kaya, lukot-lukot kasi meron isang pastor na nakita ko sa Facebook. Sabi ko, matanda pa ito sa akin, sa mga 60 or 70 na. Siya preacher, siya na nagigitara, backup singer niya, tatlo niyang mga anak, tapos it's so back to Stone Age. Nakakalungkot. Pero ang kanilang pangalan ng ministry is international ministry. International, pero ba't hindi mo makakitaan man lang ng pagiging presentable? Please don't get me wrong. Pero, di ba dapat pagpastor ka, you have to establish na ikaw talaga'y tinawag ng Panginoon. Na ikaw ay kagalang-galang, na ikaw ay karespe-respeto, at higit sa lahat, yung iyong mga pinamumunuan tupa ay kaya kang tustusan at kaya kang buhay. Eh kung ikaw naman ay maluho, eh hindi para tustusan ng mga kawan mo yung luho, your basic needs, food, shelter, clothing, the basic necessities, pag nabuprovide yun ng iyong tupa, ibig sabihin, napapangalagaan mo sila ng tama. Kapag ka spiritually malnourished, eh kung lagi ang atin ng gawain natin ay hakot blues, feeding program lagi tayo, magamit maganda yun. Pag nabalabas ang pera, walang pumapasok at walang nagbibigay, at walang nagsasabi na, Pastor, ako magbibigay ng ganito, it will not operate in a balanced way. Kapag ka lagi tayong misyon at lagi pakain at walang mga supporter at hindi kayo nakakaranas ng transaksyon na makakapagpaluwag ng ating financial capacity, sa akin ang paunawa, dun ho nagaganap na marami sa mga pastor ay nagkukwit at nagkakaroon ng personal gain of interest. Kaya napapasok ng networking, napapasok ng mga dual business ideology, kasi mismo sila hindi nila kayang paniwalaan na kayang palaguin ng Diyos ang kanyang mga pinagkatiwala sa inyo. At salamat sa Diyos at tayo ay maulad at pinaulad pa ng ating Panginoon. Amen. Money is the root of all, the love of money is the root of all evil. Money is the root of all breakaways. Money is the root of all people leaving you. Sapagkat, pag lagi ninyong tinuos na mas marami akong ginawa, at ikaw ay ka-outed, at mas dapat ako ang ganito tulungan, there will always be a clashes. May pagtatalo at may pagbabanggaan sa mga taong nakakaranas ng pagpapalat ng inabang sa church at ikaw hindi ka naman nagkakamdang kapakinabangan sa church, you always think yourself na ikaw ay hindi nakikinabang sa simbahan. Kaya nga ulitin natin, the spirit of greed ang nag-ooperate sa mga taong nagre-rebelde. Kaya na meron niyang isang sign sa billboard sa EDSA. Huwag lang magpapansin. Maghikang kapansin-pansin. In good terms. Ikaw yung pinapapaaga, silently, you help the church. Iniinas mo ang sarili mo.
nag-aaral ka personally ng Bible in your own capacity, pero hindi ka nag-aaral para higitan yung namumuno sa'yo. Halimbawa, eh kasi naman, yung leader namin, tatanga-tanga eh, kaya ako na lang muna mag-aaral. No. Kung yung leader mo ay medyo slow, ikaw ang kanyang maging assistant. Hello. Do not override because someone that is ahead of you is not good as you. Hayaan mo na siya ang manguna sa iyo at mamuno sa iyo. Sa pagdating ng takdang araw, iaakat ka na natin, Panginoon. Amen. Maybe he's the one who received the recognition, pero ikaw naman ang gumawa ng plan, ikaw ang gumawa ng thesis or agenda or whatever, projection. Let your leader have the credit. Perhaps, kaya naman maraming mga magagaling na mga artista, it's because of a good director and a good producer. Maraming mga magagaling na player, not just because they're talented, they have a good coach, good conditioning skills. Diba? Oh, Kobe Bryant. Pero kung subukan mo ang maging coach ni Kobe Bryant is si Jaworski at hindi si Phil Jackson, palagi ko hindi magcha-champion yun. Pero dahil ang coach niya, si Phil Jackson, coach ni Michael Jordan, magaling talaga. Kaya sabi nga ni Kobe Bryant, sabi ni Michael Jordan, napakinggan ko nung eulogy nung sa Lakers, sabi ni Jordan, nung una naiirita ako, alas dos ng madaling araw, tinatawagan daw siya ni Kobe, nagtitext. Say, how about the triangle offense? Can you please teach me that? Sabi niya, at 2 o'clock in the morning, obsessed na obsessed si Kobe Bryant na matuto. So which is, naging matagumpay si Kobe Bryant, it's because of the people who is working behind the scene na nagtuturo sa kanya. At perhaps siguro nagbabudget ng kanyang diet, ng kanyang kakainin. So ganun din po tayo. Hayaan ninyo na ang Diyos ang mag-angat sa atin. Tulungan natin na mas mapaganda natin ang ating pamunuan. You suggest, not arrogantly, but Pastor, medyo kailangan natin gawin ito. Brother Harry, ganito. Sister Vilma, ito ang gawin natin. Ganyan, ganyan. Ano? Yung alam niyo, yung kayo ay mayroong pagpapakumbaba na ito'y para sa kabutihan ng mas nakararami. Yes, they will receive the appreciation. Pero tandaan po ninyo, pag matagumpay ang namumuno sa inyo, damay kayo ng blessing ng pamunuan. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Tapos na natin number 3. Para tayo makauwi na. So, 2 Kings chapter 5 verse 27. Tingnan ninyo, kilala nyo si Naaman? Si Naaman ay kanang kamay ni Elisha. Di ba, inutusan siya ni kasi Naaman ay commander-in-chief si Gehazi, yung kanang kamay ni Elisha. Commander-in-chief ng isang army sa Syria. Di ba meron siyang ketong sa 2 Kings chapter 5 verse 27? Si Elisha may servant. Ang pangalan ay si Gehazi. Ayan. So, look what happened to Gehazi, the servant of Elisha, the prophet. His master refused to receive money from Naaman, the Syrian captain. Binabayaran ni Naaman si ano eh. Si Elisha, sabi niya, give this to your master. And you can never lie to God. Hindi tayo pwede makapagsinungaling sa Diyos. Sapat na na matakot tayo na lahat ng ginagawa natin ay kita ng Diyos. Amen po ba? Pero out of greed, Gehazi went ahead and lied to him and took the money for himself. By this act, Gehazi dishonored the ministry of Elisha. And Elisha cursed Gehazi. And instead of becoming a prophet, Gehazi became a leper. Tingnan ninyo, no? Si Gehazi minumold ni Elisha na maging next prophet. Kasi laging ganyan yan eh. Tingnan ninyo. Ako, minentor ako ng tatay ko. And this is my time na ako na nagpapasok dito sa sarili nating outreach. And then I'm looking for people na pwede i-mentor. Now it's Brother Bernard. Now it's
Brother King. Now it's Brother Harney. Kayo po, Brother Arman. Kayo yung mga next in line na pwedeng gamitin ng Panginoon. So your pastor, palagay natin, si Prophet Elijah is always looking for someone where he can release his trust, his strength, yung kausapin kayo, mga kapatid, nagbubuhos ako ng lakas, nagbubuhos ako ng anointing sa inyo, nagdadump ako ng experience ko. Most often naman, ang mga sinasabi ko, yung experience ko, yung karanasan ko. Bukod sa Biblia, the Word of God, gayon natin yan. Pero yung buhay ko sa paglilingkuran, yun yung aking dinidemonstrate sa inyo. Kasi yung pakikinig ninyo sa pastor, sa mentor, is always a shortcut. Kung ako para matutunan ko ito, it took me 12 years. Para sa inyo, it might be 3 or 4 years. Eh, ang tatay ko, it took him 40 years. Okay? Pero ako, mas nasusorted. Kasi alam ko na yung sino yung mga taong iiwasan, sino yung mga taong pagkakatiwalaan, papaano mag-handle ng finances, paano mag-raise ng funds, diba? Papaano mamahinga, paano tumanggi sa tao. Kasi dati ko, dati hirap na hirap tumanggi sa tao niya, hindi ko kasi yan. Kailangan punta. So ako ngayon, I have to say no. Hindi lahat pwede pagbigyan. Katulad ng isa ko ninyong pamakin, may nag-message sa akin, pamakin ninyo eh. Sabi, Pastor, pwede mo ba kayo magkasal? Sabi ko, sino yung kakasal? Sabi ko, ikaw ba yung kakasal? Pastor, hindi ko. Sabi ko, ay, hindi ba ikaw? Eh, sino? Yung pinsan ko, puna ko yung pinsan mo pala. Nagsisimba ba yan sa church? Hindi po. Ay, dali na. Sabi ko, kung gusto mo, kung paano malaman, pwede ka sa church. Pagsimbahin mo yung pinsan mo, kausapin si Sister Ari, we have our rules. Ako, ninyo. We learn from the mistakes. Diba? Kaya ngayon, pag sinabing ang child dedication, alas dos ng hapon, make sure alas dos magsisimula tayo, hindi alas 4. Dahil kapag ka wala doon sa usap, mainit sa lugar eh. Kailangan. Kaya sabi ko rin nga kay Hani, kailangan doon sa ating construction, meron tayo black and white agreement na. Kasi doon tayo mag-base. Kung ano yung pinag-usapan natin. Kailangan pa ba yun? Kailangan. Sapagkat sa mundong ito, lahat ay nagbabago. Ang Diyos lang ang hindi nagbabago. Yung nangako ngayon, napapako. Yung sinabing ibibigay ang ganun, minsan hindi na ibibigay. Yung sasabihin na maayos ka usap na yun, pag doon na kayo sa may mga disagreement na, magkakaroon na kayo ng pagtatalo. At minsan ikaw may ma-agreement. Bakit nagkaganap, bakit nagkaganap nga? Kaya nga, we learn from it. Kaya si Elisha, he trained Gehazi. Huwag kang maging ganid at huwag kang maging sakin. Pero instead of becoming like his master, laging may transition yan eh. And remember, every person that will succeed after you, as they learn from you, they will receive double portion. Kaya, kung mas magiging tayong successful at mas maunlad, it's not because we are good. It is the double portion of the anointing. Magsasabihin nila, oh, mas maunlad tayo. Wala tayong ibang may pagmamalaki kundi ang Diyos. Kasi naging tayong tapat na tagasunod. Na masaya tayo na number 2. Masaya tayo na number 3. Hindi natin pinag-imbutan ang pagiging number 1. Okay tayo number 2. Okay tayo lagi nasa sideline. Okay tayong minamali. Okay tayo na pinagtatakahan na may mga sasakyan pala ang mga taga-Binya. Nakala niyo ba sa amin? Nakatira sa mundo. Hello? Yes, pangyahanas. Oo nga eh. Pero may mas maganda akong balita sa inyo. Brother Robert, Brother King, next time, kung hindi man kayo magkakaroon ng service, di ba pinost ko sa chatroom natin, merong isang kapatid na may bagong van papagamit at least twice a month. Libre yung kanyang van. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi niya sa akin, sabihin ko lang sa akin, Pastor, ipagagamit ko yung van, may driver pa. Secret. Makikilala ni Brother Kiyo. So, kung hindi man pwede si Brother Roberto, yung kanyang sasakyan, alam niyo yung ginagawa natin, it is just a push. Ang nangyayari ko ngayon sa Revival sa Greenhills,
Yung nasimulan natin, may mga tumutuloy na. We fade the way. Yung sacrifice natin ng January, March, next week, kahit bakante muna tayo, hindi tayo atin ng revival, sa 13, dahil may pandibu si sister niya, pandibu, 60 years, ano, birthday eh. So, dalawa muna tayong pass kasi atin kami ng conference, may leadership kami atin ni Brother Heidi sa kanin Jonathan. So, 2 weeks kami pass. So, balik ng revival natin, March 20, saka 27. So, kahit tayo hindi tumuloy, meron nang tumutulas. Meron na, nasimula na tayo eh. It's because nagtapat tayo at sumunod na kailangan natin ipagpatuloy ang sumunod ng ating Panginoon. Beware of covetousness. Anong ibig sabihin ng covetousness? Pag hindi sa iyo, huwag mo tikman. Yeah. Okay. Do not covet. Kung wala tayo ng praise the Lord, tandaan po ninyo, God is not unjust to overlook what we have done. Sabi ko nga, nag-uusap kami ni Kati. For us, sa mga churches, sa biyaya ng Diyos, yung pagpunta-punta ng revival, it costs us. Bakit? Noon, nagpapakain tayo. Alam, nag-aabangan kayo. Siyempre, pagpunta din, mag-o-offering pa kayo. Pag may hamon, mag-pedlings kayo. At sabi ko nga, kung iisipin ko yung sarili ko lang, makaka-apekto din dito sa finances natin, personally, internally. Totoo yun. Pero, sabi ko, I never have the intention that it will slow us down. But what I always believe, ang pagtatanim, pag nagtanim ka, aani ka ng higit sa iyo. Kaya please do remember, pag masagana at maulan daw tayo, huwag niyong isipin na overnight lang ito nangyari. We did the daily grind. We do a lot of sacrifices. And we become faithful. We might not be the famous and popular church, pero yung pagiging natin tapat, yun ang gaganti pala ng ating Panginoon. Discontentment and greed will drive us away from the place and from the presence of God. Because evil spirit will always find an open doors. The devil cannot possess us. But if we open the doors to the enemy, greed and covetousness, hindi ka naging matyaga at matapat sa wilderness, hindi na di ba? Sabi ng may-ari ng van, basta pastor, may mission kayo, may feeding kayo, magamit nga papunta sa Soro-Soro yun. Kaso, sikip naman sa Soro-Soro eh. Sa Bicol. Bicol, pwede gamitin natin. Eh, taga Bicol din eh. Yung pala eh. Hallelujah. Saan ba sa impuhan nyo lang po ang mister ko. Dahil papunta lang abroad na ulit, nung Martes eh. Sabi ko sa kanya, maraming salamat. And look what I really appreciate. Membro siya ng church. Pero sabi niya sa post sa Facebook, alam niyo, Pastor, yung mga sinasabi ninyo ay sumusugat sa aking puso dahil ito'y katotohanan. Kasi nagpa-party-party pa rin eh, pero I never let them feel na kahit sila nagpa-party, hindi sila welcome sa church. I'm preaching the whole truth.